So once again, maraming tatanong sa akin. So, ano ba yung ginawa ko nung nag-umpisa ako? Kung lahat ba ng in-invite ko ay sumali? Sumali ba sila kasi kusyal ako? So, good news, hindi. So, katulad din ninyo, nahihirapan din ako. Minsan sa atin, yung akala natin sasali, yung pala yung mga hindi sasali. Yung akala natin unang maniniwala, katulad mga relatives natin, katulad ng mga ibang tao, ay sasali. So, pinagdaanan ko lahat siya. Pinagtawanan ako, pinagtawanan, kinatsya, lahat. Lahat ng... Kumbaga, kung daramdamin ko talaga, magkukwit na talaga ako. Sabi ko nga sa inyo, 10 times muntikan ako magkwit. Okay? Sa business na to. Kasi, hindi ako sanay na pinagtatawanan ako. Hindi ako sanay na kung ano yung mga sinasabi sa akin. Minsan nga, pagdadaan ako sa mga kaibigan ko, sa friends ko, ayun, si Abe, tago. Nagtataguan sila, nagtitiglasan sila lahat. Kasi nga, pag narinig yung networking, itakot sila. At minsan, pag pumunta ako na isang okasyon, pag nakita nila ako, eh minsan ako lang sa isang table. Okay? So bakit? Kasi akala nila, pag kinabi ako sila, re-recruiting ko sila. So ganun yung tingin nila sa akin. So kaya ako, naging ano sa akin yun, naging motivation sa akin yun, na gawin talaga yung business, na seryosohin yung business. Kasi, ganito lang isipin mo eh, kung hindi mo gagawin yung business, kung magpapadala ka sa discouragement, kung magkukwit ka, eh para mo na rin sinabi na tama sila, mali ka. Saan kasi mahirap yung ganun eh. Kailangan may paninindigan ka. Kung ano yung ginawa mo, tuloy-tuloy mo na. Sabi nga nila, nabasa ka na sa ulan, eh maligo ka na. Okay? Kasi mas nakakaya kung pumunta ka na doon, eh babalik ka pa. Lalo kung pagtatawanan. Kaya sasabihin sa'yo ng mga kaibigan mo, yan, sabi ko sa'yo, walang mangyayari sa'yo eh. So, yan, hindi ka kasi nakinig. So, mahirap yung ganun. Mas maganda kung makita nila na umasenso ka, na kumita ka ng malaki, na yung nangyayari sa akin, na hindi naman pala big deal yung mga pagtawanan ka dati. Kasi pag kumita ka na ng malaki, nakuha mo na yung mga goals mo, mga dreams mo, bali wala na pagtawanan ka dati, hindi mo na may iisip yun eh. Sabi nga nila, ang mahalaga yung present, hindi na yung nakaraan. Yan. So, yun, ano ba ginawa ko? Pinag-aralan ko lang yung business. Una, matigas talaga ulo ko. Almost 1 year ako walang kinita. Bakit? Kala ko kasi alam ko na lahat. So, akala ko, nag-join ako kasi alam ko na lahat. Di ko nakikinig sa upline ko. Di ko nakikinig sa mga upline ko. Kasi kala ko, ganun lang, simple lang networking. Hindi pala. Mahirap pala ang networking. Sa totoo lang, mahirap talaga. Aminin ko sa inyo. Kasi nga, ito yung business na napakahirap na hindi natin kinasanayan ba. Okay? So, kaya kailangan, pag-aralan mo talaga siya. So, pinag-aralan ko siya. After na pag-aralan ko siya, nuggets ko. Simple-simple lang pala. Ang solusyon lang eh, konting aral-aral lang. At konting sikretong aral. Mga techniques na dapat mong gawin, na dapat mong i-master. Yun lang pala. So, nung nakuha ko siya, sinare ko siya ng mga members ko. So, nung sinare ko siya, yun, kumalat. Ngayon, magtataka kayo, kahit nasa bahay lang sila, kumikita sila ng malaki. So, yun. So, kung ikaw, nag-umpisa ka pa lang, huwag ka ma-discourage, kahit hindi sila sumali sa'yo, okay lang yan. Kasi meron at meron sasali sa'yo. Sabi nga nila, once nagba-basketball ka, pag isang shoot mo, hindi papasok yan. Pero subukan mo na damihan mo yung shoot mo. Sa isang daang shoot mo, kalokohan, kahit isa walang pumasok. So, ganyan lang yan. Sa isang daang ayayin mo, kalokohan, walang dala sumali. So, basta tuloy-tuloy ka lang, huwag ka matatakot. So, once again, kung sa'yo lang, try mo lang.